Hello po mga Caps, ngayon nagkaroon po ng problema ang aming ginagawa. Tingnan nyo naman po mga Caps, oh. Dapat po ito ay magkatapat. Dumating po siya na ganyan, so meron po kaming problema. Okay na rin po doon sa taas ang pagkakabit niya. Yun. San ba yun? Okay naman po. Kaya lang dito tayo nagkaroon ng problema sa babang ito. Ayan. Ito po. So, gagawin po natin ang paraan ito. Kasi hindi po natin pwedeng pwersahin ito dahil ma-pwersa po yung flange sa taas. At baka magkaroon ng problema sa tanke. So, abangan nyo po. Papakita ko po sa inyo kung paano po gawin ito ng paraan. Okay, let's go and make complicated things work smoothly. Ang plano ko ay putulan ito, tapos saka itabit ito ng ayos, then i-welding na lang ulit para magpantay po sila. Pero napansin ko naman, ito pong cylinder na to, yung pipe na to, ay hindi pareho ang sukat niya mula sa ibaba hanggang dito at mula dito hanggang dito. So bali ito po ay wala sa center. Naisip ko tuloy baka makuha pagka binaliktad po namin. So yun muna pong gagawin namin. Babaliktarin muna namin baka sakali na pumantay na po ito at hindi na po kailangan magputol at magwelding, makatipid po ng trabaho. Yan po, tinatanggal na po namin at subukan po namin baliktarin kung masolve po namin ang problema na yun. Palagay ko po yan lang ang problema. Hindi lang napansin agad. Yun, baka pagsakal mo. Hindi lang ka. Huwag pa i-slide, pag-diretso muna. Alisin mo muna yung gasket, alisin mo muna yung gasket. Alisin nyo muna ang gasket, isingit na lang natin ang gasket, alisin nyo muna ang gasket. Sabay mong pasok. Hindi, akin ako sa taas. Patay yun, naka-slide yan eh. Huwag pula ko nga ito. Hindi, huwag mo na ito lang, patay yan. Ayan. Okay, tapat mo nga. Tapat na? Ayun. Perfect. So, yun lang talaga ang problema, nagkabaliktad lang talaga. Okay, sige, tapat na. Wala pang gasket. Wait. Pagod na? Baba, gandaan. Perfect. Pagod mo na yan, tapos dito na ako dito sa taas. Ano? Ako mapagod ko. Kami na. Hindi na. Nabubuhatin yan. Pwede na ito. Ay, titingala lang. Nabubuhatin mo. Oh.
kailangan po ay nakalagay ng ayos ang gasket. Okay, yun na po siya. Tapos tikit mo Jim. Great, ang dahan naman. Tulak mo. Tulak mo din. Na po. Sige, ikita na. Ito ko na. Pabit, sabat sa kapila. So bali ito na po yung aming binaligtad. Ayan po, nakakabit na po siya, kulang na lang ng kit. Ayan po, pantay na po siya. Hindi na po kami nagputol at nag-welding. Ayos na po lahat. Salamat naman po at napansin agad na baliktad po pala ang pagkakabit namin ng una. So yun naman talaga ang purpose, kaya hindi muna namin hinikita agad ang mga tornilyo, para masiguro namin ang lahat ng piyesa ay nakapwesto ng tama. Na. Guwapo. Smiley. Aywa. Ayan po, yan po ang magaling. Kaya siya pong gumagawa. Si Andy pa lang ang nakuha. Sino kasi gumagawa? Siya yung nagpamagat. Wala, di makita. Andy. Ayan, ayan o. Tapit o, gusto niya lang siya. Wala naman ikaw makita nung guardia doon ha. Wala, mataba kasi, kaya hindi makita. Okay. Bagong ikot lang. Hindi ko nagsasalita eh. Awa! Sorry, bagong ikot.
Napapalitan ng damit ko eh. Mag-iingat ha, dahil pagka nahulog at nakuhanan, hindi ko kakatin. Ipo-post ko talagang nahulog. Yun, yun, yun. Ayun na po mga kaibigan, sinasabi ko na. Ayan. Ayun. Sabi hindi pa kasi sa camera eh. Sinasabi ko na mahuhulog. Ayan, hindi ko yan kakatin. Ipapadala ko talaga, ipapadala ko. Ingat kayo, ingat mo. Kasi daw na sa camera siya. So, tuloy pa rin ang trabaho. Salamat na lang at ganun lang nangyari. Kaya nire-remind ko ulit sila na mag-ingat sa kanilang mga paggalaw. Pansinin niyo mga cops, habang yung iba ay nagtatrabaho ng masaya, yung iba naman na nagpapahinga ay nagbibigay inspirasyon naman sa nagtatrabaho. So ganyan lang po ang aking team, palitan lang po. May nagtatrabaho, may nagsumusuporta. Ang totoo niyan mga cops, tumawag na nga po ako kanina sa aming utility department. At actually dumating na nga po sila, daladala po nila yung kanilang welding machine at saka yung mga cutter. So mabuti lang at napansin ko agad na meron pa po palang ibang paraan. Hindi na po na putol ang tubo at hindi na po nadagdagan pa ng problema ang aming trabaho. So mga cops, nakikita niyo po kung gaano kadelikado po yung aming mga ginagawa sa araw-araw. Maliban po sa palagi ko pong pinapaalala sa kanila, safety first. Pagka nakikita ko po na masyadong critical ang gagawin namin, ako mismo personal ang gumagawa para mas sure po, masiguro po na magiging ligtas po ang trabaho sa mga. So maraming salamat po mga cops sa pagsubaybay nyo sa isa pang araw ng aming pagtatrabaho. At nawa ay kahit papano ay may napulot kayong aral sa aming mga ginagawa. Okay po. Hanggang sa muling pagkikita natin sa inyong pagsusubaybay sa aming pang-araw-araw na mga ginagawa. Ingat po kayo!